Magandang araw sa inyo, mga kaserye. Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang Different Than Before. Ibang-iba ang buhay na kinasanayan ng lalaking si Caleb kumpara sa ibang mga kabataan na katulad niya. Nakakapag-aral naman siya dahil ngayon ay isa na nga siyang college student at graduating na nga rin siya. Kaya napapaiyak na lamang si Caleb sapagkat sa kabila ng pagsasakripisyon niya ay isang taon na lamang daw ang hihintayin niya para makapagtapos na siya. Hindi nga kasi talaga naging madali ang buhay nitong si Caleb sapagkat para makapag-aral siya ay kinakailangan niyang maging isang cashier sa isang convenience store tuwing matatapos ang klase niya sa hapon. At nagtatrabaho nga siya roon hanggang hating gabi. Pero pagka-uwi nga nitong si Caleb sa oras ng hating gabi ay doon pa lamang siya nagkakaroon ng pagkakataon para makapag-aral. Sa oras na iyon ay doon lamang niya nagagawa ang mga aktibidad niya sa eskwelahan at iba pa nilang proyekto, kaya pagkatapos ng lahat ng gawain niyang iyon ay sobrang pagkapagod nga ang nararamdaman niya na may halo pang pagkapuyat dahil kinakailangan pa niyang gumising ng maaga para pumasok sa eskwelahan. Ang lahat nga ng nangyayaring iyon ay nararanasan ngayon ni Caleb sapagkat wala na siyang mga magulang para mag-aruga sa kanya. Bata pa lamang kasi siya dati, noong kasama pa niya ang mga magulang niya ay nilayasan sila dati ng nanay niya dahil sa pagiging isang babaero ng tatay niya. Samantalang pinalayas na rin siya ng kanyang tatay, kaya ngayon ay tumatayo na lamang si Caleb sa kanyang sariling mga paa. Ngayon ay naninirahan si Caleb sa isang maliit na apartment at nakakayanan naman niya itong bayaran dahil mayroon naman daw siyang trabaho. Pero minsan ay naiinggit pa rin talaga si Caleb sa ibang mga kabataan na napakasarap ng buhay na hindi na raw kinakailangan pang gawin ang mga ginagawa niya ngayon. Pero naiintindihan naman daw ni Caleb ang kanyang sitwasyon ngayon at nagpapasalamat na lamang din siya dahil nakakayanan niyang mabuhay ng mag-isa lamang siya. Sa kabilang banda naman, sa tuwing nasa eskwelahan itong si Caleb ay hindi naman siya nalulungkot dahil mayroon naman siyang mga kaibigan doon. Magkakasama nga sila kapag break time nila at magkakasabay pa silang kumain. Subalit, alam naman ni Caleb na talagang ayaw sa kanya ng mga kaibigan niya dahil isa lamang daw siyang mahirap. Pero pinipilit lamang din niyang isiksik ang kanyang sarili sa mga ito dahil gusto niya raw ng mga kasama sa tuwing nasa eskwelahan siya. Pero dahil nga sa ginagawa ni Caleb bilang kapalit sa pagpipilit ng kanyang sarili sa mga kaibigan niya, ay ginagawa nga siyang utusan ng mga ito para isama nga siya palagi ng mga ito. Kagaya na lamang ng nangyari ngayong kasama ni Caleb ang mga kaibigan niya at ganito nga ang sinabi ng kaibigan niyang si Alex. Caleb, ibili mo nga muna ako ng makakain ko sa kantin. Bilisan mo ha, dahil nagugutom na ako. Kaagad ngang sinunod ni Caleb ang utos nito sa kanya. Pero pagbalik niya, ay inutusan na naman siya ng isa pa nilang kaibigan na halatang pinagtitripan lamang siya at pinapagod siya dahil pinapabalik-balik nga siya ng mga ito sa kantin. Pero tinatawanan at sinasakyan lamang ni Caleb ang mga ito para kaibiganin pa nga rin daw siya ng mga ito. Ilang buwan naman ang makalipas kung saan araw na nga ng graduation nila Caleb, hindi siya makapaniwala na ngayon ay naabot niya ang pangarap niyang makapagtapos ng pag-aaral. Dahil sa araw-araw na ito ay mangyayari na ito. Pero ilang saglit pa nang puntahan ni Caleb ang kanyang mga kaibigan
ay ganito nga ang sinabi ng kaibigan niyang si Alex. Ikaw, Caleb, anong plano mo sa buhay mo? Sigurado namang wala ring mangyayari sa buhay mo dahil pagiging magsasaka lamang ang bagsak mo nito kahit makagraduate ka pa. Nagsitawanan nga ang mga kaibigan ni Caleb at tinawanan na lamang din niya ito. Makalipas ang ilang linggo, naayos na ni Caleb ang lahat ng mga papeles na ipapasa niya para makapag-apply siya ng trabaho. At napakasaya niya nang matanggap siya sa isang kumpanya. Kaya pag-iigihan raw niya ng mabuti ang ginagawa niya. Ngayong nagkaroon na siya ng pagkakataon para mabago ang buhay niya. Nagdaan lamang ang ilang buwan ay napakalaki na nga ng naiipong pera nitong si Caleb dahil sa mga sweldong natatanggap niya buwan-buwan. Kaya hindi rin nagtagal ay umalis na siya sa maliit na apartment na tinitirhan niya dahil ngayon ay nakabili na nga siya ng malaking bahay para doon na siya tumira. At hindi lamang iyon, sapagkat ilang buwan na muli ang lumipas ay nabili na rin ni Caleb ang sports car na noon pa niya pinapangarap na mabili. Kaya napapaiyak na lamang siya habang tinititigan na mayroon na siyang malaking bahay at may sarili na siyang napakagarang sasakyan na ngayon ay makikita mo talagang napakalaki na ng naging pagbabago ng buhay niya kumpara dati noong kabataan pa lamang niya. Nagdaan pa nga ang ilang taon at patuloy ang pag-unlad ng buhay ni Caleb ngayon. Dahil na rin kasi sa pagiging isa niyang magaling na empleyado sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya, ay napromote pa siya kaya mas tumaas pa ang sweldo niya. Isang araw, hindi naman inaasahan ni Caleb na makakatanggap siya ng message galing sa isa nilang kaklase na magkakaroon nga sila ng reunion ng mga kaklase niya dati noong kolehiyo pa lamang siya. Kaya sa mga oras na iyon ay hindi na nga nagdalawang isip pa si Caleb na magdesisyon na pupunta nga raw siya doon para muli niyang makita ang mga kaibigan niya dati. At dahil gusto niya ring makatulong kahit papaano, ay message niya ang kaklase niya na siya na nga raw ang sasagot ng kanilang venue. Kaya 2 linggo lamang ang makalipas ay sumapit na nga ang araw ng reunion nila Caleb at nagtungo na siya sa venue ng kanilang reunion. Nang makapasok na siya roon ay napangiti na lamang siya dahil muli niyang nakita ang mga kaklase niya dati. Subalit nagulat na lamang siya nang marinig niya na may tumatawag nga na kanyang pangalan. Caleb, halika rito at samahan mo kami rito. Nalaman ni Caleb na ito pala ang kaibigan niyang si Alex, kaya kaagad niyang pinuntahan ang mga ito. Subalit, sa kanilang pagkikwentuhan, ay doon na nga ulit siya niloko ni Alex. Ano ba yan, Caleb? Hindi ka man lang nagsuot ng maayos na damit. Hindi ka ba nahihiya sa mga kaklase natin? Dahil napakagaganda ng mga damit nila at halatang asensado na. Samantalang ikaw naman ay mukha ka talagang magsasaka. Siguro ay magsasaka ka nga talaga ngayon, no? Tumawa na lamang si Caleb sa sinasabi ng kanyang kaibigan. Pero ilang saglit pa rin ay doon na siya inutos-utusan ng mga ito para kuhanan ng pagkain ang mga ito. Ngunit ginagawa na lamang iyon ni Caleb bilang pakikisama rito. Maya-maya pa ay napagod na nga talaga si Caleb dahil sa pag-uutos sa kanya ng mga ito. Kaya naman, nang utusan ulit siya ni Alex ay nanggihan na niya ito. Teka pare, parang sumosobra na naman ata kayo. Kayo naman ang kumilos para sa sarili nyo. Dahil kayo nyo rin naman gawin ang mga inutos nyo sa akin eh. Hindi nga nagustuhan ni Alex ang sinabi ni Caleb, kaya nagalit ito sa kanya. Aba, ang lakas na ng loob mo para pagsalita na ako ng ganyan ha. Isa ka lang namang magsasaka, samantalang kami ay napakalalayo na nung narating namin. Baka nga kahit sasakyan ay wala ka, kaya nagbiyahe ka lang siguro para makarating dito. Subalit, sa pangyayaring iyon ay nagtinginan nga sa kanila ang mga kaklase nila. Pero dahil sa sinabi ni Alex
ay nagsalita rito ang kaklase nilang nag-aya kay Caleb sa reunion na iyon. Mahiya ka naman sa sinasabi mo, Alex. Baka hindi mo alam na si Caleb ang sumagot ng venue natin dito dahil napakayaman na niya. Pinagyayabang mo na may kotse ka, eh second hand lang naman iyon at lumang model pa. Baka mapahiya ka kapag nalaman mo ang sasakyan na mayroon ngayon si Caleb. Nagulat nga talaga si Alex sa sinabi ng kaklase nila. Pero muli nga nagsalita si Caleb. Hayaan nyo na siya. Totoong malaki na nga ang naging pagbabago ng buhay ko. Pero kahit na ganoon, ay hindi ko naman iyon pinagyayabang. Alex, kaya kong tiisin ang mga pangmamaliit nyo sa akin. Pero sumasobra na rin kayo sa ginagawa nyo sa akin. Ayaw kong masira ang reunion na ito. Kaya sige, ituloy nyo na lamang ito pero aalis na rin ako dito. Huwag kayong mag-alala dahil ako pa rin ang sasagot ng venue na ito. Umalis na nga si Caleb sa reunion na iyon. Pero napanganga na lamang talaga si Alex nang makita niyang minaneho ni Caleb ang sports car doon at nalaman niyang kay Caleb pala ito. Napahiya talaga siya sa mga kaklase nila doon at siya pa nga ang inusgahan ng mga ito dahil kung pagkukumparehin nga raw ang buhay nila ngayon ni Caleb ay walang-wala nga raw siya sa narating ngayon ni Caleb. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang Different Than Before.